sa akin, oh, sige, gwapo kung gwapo, kung hindi gwapo, pero na-attract ako RM kapag masarap siyang kausap. Natural for the girl to feel na hindi na siya masyadong in love. Pansinin niyo ay mga naghihiwalay na ng mga couples. Wala nang admiration yan. Disrespectful na ang mga conversation. Sa Tulfo pa lang, marunod ka ng Tulfo, di ba? Bastusa na dun eh, di ba? Wala nang respeto. Time, pag words sila, oh, sabi mo, I love you, kinikilig. Pero pag quality time ka, pa nagsispend time sa'yo yung tao, kinikilig ka. Say, LDR, medyo nagkakagulo na sila. Laging sinasabi ng girl sa atin na hindi na tumatawag masyado. Hindi na quality. Hindi na quality yung time. So, isummarize natin lahat. 5 love languages, tsaka 10 emotional needs. Ito yung 10 emotional needs. Ito yung book, His Needs, Her Needs. Lahat ito, sa simula, halos lahat tinatamaan natin. Effortlessly. Ibig sabihin, hindi ko alam yung book eh. Wala akong alam sa 5 love languages. RM, wala rin akong alam sa 10 emotional needs. Kahit wala tayong alam dyan, tinatamaan natin halos lahat yan sa simula. Okay, ngayon, punta tayo sa 10 emotional needs. Yung gifts, pag nagbibigay ka ng gifts as 5 love languages, that is equivalent to financial support. For example, pag isang girl, mataas ang need niya for financial support. Habang niligaw mo siya, binibigay mo siya ng chocolate, ng flowers. Feeling nung girl, this guy can support me. Yung guy na to, stable. That's what gifts communicate without words. Without words, yes. Ngayon, tingin nyo, number 2, words. Saan papasok ngayon yung words? That is equivalent dun sa 10 emotional needs na intimate conversation. Example, ang daming babae nagsasabi sa atin na, sa akin, oh, sige, gwapo, kung hindi gwapo, pero na-attract ako RM kapag masarap siyang kausap. Pag ganun kang babae, you have a high need for intimate conversation. So, habang nagliligawan kayo ng 2 years, na 4 hours kayo nag-uusap, 2 hours, syempre talagang punong-puno yung love bank mo ngayon, di ba? O ngayon, i-compare mo ngayon sa ako, hindi na siya tumatawag, pag tumatawag, wala nang gana, lagi siya nagmo-mobile games, hindi na kami nag-uusap. Bakit natural for the girl to feel na hindi na siya masyadong in love? Kasi nga, hindi na bibigay yung need. Yes, hindi ka na nakaka-deposit ngayon ng intimate conversation na nung simula, halos ilang oras kayo mag-usap araw-araw. Meron ding emotional need for honesty and openness. Pag ito ang need mo, sasabihin ni bad boy kay girl, habang niligawan niya, first 2 years nila, bad boy ako eh. Dami kong babae, hindi na ako magsisinungaling sa'yo. So ngayon, ang weird. May nakukuha pa rin yung guy. Exactly. Ibig sabihin, yung girl, kahit meron alam niyang, nako, bad boy to, bakit ka pa rin kinikilig? Kasi honest siya. Actually, may dinideposit ka rin dun sa babae by being honest. So kinikilig din yung girl, wow, he's honest sa akin, sinishare niya sa akin. Right. Yung totoong siya. To a certain extent. And then lastly, tinatamaan din ng words ang admiration. So example, when you're dating, sasabihin lagi nung guy, uy, ang ganda-ganda mo. Tapos yung girl naman, uy, ang galing mo pala sa basketball. Ang yun. Galing mo pala sa work. Yan ba job mo? Wow, ang talino mo pala. Yun yung mga usual na naririnig natin when we are starting. May kilala din ako ng couple, almost 10 years na sila married. Ngayon yung guy, used to receive notes from the wife. Ngayon wala na. Yon. Kasi nakafocus na yung girl with other things. Children, so whatever. Yung need nung guy for admiration, hindi na may meet. Pansinin nyo ay mga naghihiwalay na ng mga couples. Wala nang admiration yan. Disrespectful na ang mga conversation. Sa Tulfo pa lang, marunod ka ng Tulfo, di ba? Bastusa na dun eh, di ba? Wala nang respeto. But, laging may admiration yung simula. So, the words provide admiration. Now, next, service. Domestic support sa 10 emotional needs, that is part of service. Ang ibig sabihin ng domestic support, gusto ko ng malinis na bahay. Household. That person can run a household well. Yan. So example, kapag yung partner mo, niligawan ka, late na, wag mo na ako ihatid. Hindi, hahatid kita. Diba? Wow, service. Tinatamaan yung love language mo. Ano yung translation sa emotional needs? Magiging okay to sa bahay. Marunong mag-ayos ng ilaw, malinis, alam niyang mag-order ng tubig. Okay, so that is domestic support. That is service. Yung physical touch, ang tinatamaan naman niya, sexual intimacy and affection. Affection is anything physical na hindi nag-lead sa sex. Hug-hug, akbay, holding hands. If you are a person na mataas ang need mo for touch, tapos mag-LDR ka, naku, talagang it will maximize your weakness.
Oo, kasi mas need mo yan. Mas mahirap. Mas mahirap. Okay, so touching, di ba, habang niligawan natin first 2 years yung partner natin, bakit ang taas ng emotion? Kasi tinatamaan mo yung touch which eventually leads to sex and affection. And then lastly, quality time is binibigyan mo ko ng oras. Okay, yung ibang tao, pag hindi sila quality time, pag words sila, sabi mo, I love you, kinikilig. Pero pag quality time ka, pag nagsispend time sa'yo yung tao, kinikilig ka. So ano ang transference dun sa 10 emotional needs? Family commitment is, it's an emotional need. My partner will be there for my kids. Right. Family first. Family first. Pag nag-graduate yung kids, nandyan siya sa graduation. Kapag nag-recital, nandyan yung tatay. May sporting event yung anak. Clear ko lang ah. Kasi minsan, some people will say, oh, I'm committed to my family. That's why I'm working so hard. Hindi. Hindi. That's actually financial support. If your loved one, mataas sa kanila family commitment, they need you to be there. Physically. For the family. Right. Bawa, meron kang 5 anak. Yung isang anak mo, mataas ang financial support, mababa yung family commitment. Commitment, pwede ka mag-LDR kasi I don't need na you'll be here physically. Basta mag-provide ka. Kapag yung anak mo naman, mababa ang need niya for pera, financial support. Mataas yung need niya for family commitment. Meaning, Papa, dapat nandiyan ka sa graduation ko, sa basketball event ko. Iba yon. Pag sinabing family commitment, that is quality time na you're physically there for the kids. Quality time also is intimate conversation. Habang nagliligawan kayo, 2 hours kayo magkwentuhan. So, ang daming time na binibigay sa'yo. And then, later on, pag, let's say, LDR, medyo nagkakagulo na sila, laging sinasabi ng girl sa atin na hindi na tumatawag masyado. O kung tumatawag, inaantok na, pagod na. Hindi na quality. Hindi na quality yung time. Actually, that's another thing na kailangan clear. Kasi may kilala ko na quality time yung girl. Pero na-notice niya habang tumatagal na yung relationship nila. Dati, they watch movies together and nanonood talaga sila and malaking deposit para sa kanya yun. Yun. Ngayon, matagal na sila, napapansin niya habang nanonood ng movie, yung guy, either chimichin na chat or may tinitingnan sa phone, nag-Facebook at the same time. Unlike before, hindi natutok yung guy sa movie. Hindi natutok sa time nila together kasi nagpo-phone din on the side. So for her, hindi nami-meet yung quality time na need niya. Balik natin yung number 3 point. Sa simula, hindi natin alam na nakaka-deposit tayo ng mabuti. Hindi natin alam. Hindi mo alam. Later on, habang tumatagal, kapag less na yung deposits mo, mapapansin nyo yung love nyo for each other, mababa yan. Kaya marami nagsusulat sa amin na RM, hindi naman sa hindi ko na siya mahal. Yes. It's just that hindi na mataas yung emosyon ko sa kanya. Kung meron ka nang nararamdaman ganun, sinyalis na yun na mababa na yung emotional needs mo. Diba dati yung simula, yung super high kilig, 100. And then after 2 years, nagiging normal kilig, 70, 75, 80. Diba ganun? Yung babae na yan nagsasalita na wala na ako masyadong nararamdaman, di na ako masaya. Siguro nasa 20, 25.